Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumadap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang paglukob namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami ay mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman, kami ay lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babaksak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon. Itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa mo sa angkan ni Jeroboam,
na anak ni Nabat, at sa angkan ni Baasa, na anak ni Ahiyas. Sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga diyos-diyosan, gaya ng mga Amoreo na pinalayas ng Panginoon pagdating sa bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako, at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan, kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Magsitayo po ang lahat. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalagin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo ay maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikap niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga kintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Sa ating ebanghelyo ngayong umaga, ang utos ng ating makal na Jesus Nazareno, makalin natin ang lakat ng ating kapwa. Makalin din natin ng gusto ang ating mga kaaway. Bakit utos ng Panginoong Jesus na makalin natin ang lakat ng tao, pati ang mga kaaway natin, mamakalin natin ang gusto? Ano ang katangian ng Diyos? Makal niya lahat ang tao, masama man sila o mabuti. Mahal na mahal silang lakad ng Diyos. Tayong lakad, mga anak ng Diyos, may kasabihan, like father, like children. Kung ano ang katangian ng ama, kung talagang anak tayo ng ating ama, ang kanyang katangian nasa atin din. Kung mahal ng Diyos lahat ang tao,
pati mga masasama. Makalindin natin ang lakat ng ating kapwa. Makalindin natin ang ating mga kaaway. Kung ano ang katangian ng Diyos Ama, tayo bilang mga anak ng Diyos Ama, taglay din natin ang kanyang katangian sa ating sarili. Makalindin natin ang lakat ng tao. Makalindin natin ang husto, ang lakat ng ating mga kaaway. Ang ikalawang dakilan kung bakit natin makalin ang ating mga kaaway. Ang isang tunay na Kristiyano, ang isang tunay na Katoliko, ang talagang katangian niya, makal niya ang lakat ng tao, makal niya ang kanyang mga kaaway. Kung ibig natin maging tunay na Kristiyano at Katoliko, sa bawat saglit ng ating buhay sa lupa, makalin natin ang ating mga kaaway. Ang isang Kristiyano o Katoliko na hindi niya minamahal ang kanyang kaaway ay hindi tunay na Katoliko. Hindi siya tunay na Kristiyano. Papaano natin mamakalin ang ating mga kaaway? Unang-una, ipagdasal natin sila lagi-lagi upang bukusan sila ng Diyos ng mga biyaya sa buhay na makakabuti sa kanila. At kung ang ating mga kaaway nakakasalubong natin, pansinin natin sila. Gitian, kausapin, at gawan sila ng mabuti. Kaya, tandaan natin ang utos ng ating Panginoong Jesus. Makalin natin ang lakat ng tao. Makalin din natin ang lakat ng ating kaaway. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong makasunod sa kalimbawa ni Jesus na nag-uutos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway. Ang ating tugon, Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig.
ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkakaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw, naway makihati sa kapayapaan at kaligtasan ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lakas ng kinanakit sa aming mga puso at batbatan mo ang lakas ng aming pagsusumikap na makalin ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay ginawa mo na may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mo na kami ay huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat
na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda kang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakot ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't
iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan
sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsalukan namin na banal na pakikinabang na nagpakiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.